Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Kumusta kayo guys? Kumusta yung araw nyo? Kumusta yung mga trabaho nyo? At gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. At kung bago ka pa lang sa aking channel at naligaw ka lang dito, ay nagtuturo po ako ng mga tips kung paano mag-apply as a service crew sa mga fast food chain like Jollibee, Chowking, Manginasal, or kung saan nyo gustong fast food chain mag-apply. Ayan, sana yung mapanood nyo yung mga old videos natin. Ayan, panoorin nyo lang po. At ngayong vlog na to ay ituturo ko sa inyo, lalo-lalo na sa mga bago po, importante po ito, na dapat alam mo. Kasi marami nang nangyari at na-experience ko na din to, kaya gusto kong i-share sa mga katulad nyong baguhan, lalo-lalo na sa mga bagong empleyado. Ito pong topic na to, ito pong vlog na to ay para sa inyong mga newly employee. So yun. Number one, kapag na-hire na po tayo, ang kailangan po natin gawin ay bago mag-cut off, picturean mo muna ang time card mo at kwentahin lahat ng oras na iyong pinasok, isama mo pati yung OT mo kung ikaw man ay pinag-OT. So bakit guys kailangan picturean yung time card? Kasi guys mayroong mga admin or mayroong mga team leader na hindi sinasama yung oras na OT natin, or minsan nangyayari na yung oras na pinasok natin ay binabawasan. Siyempre, sayang naman yung ating mga pagod. Kaya yung time card guys, picturean nyo muna bago mag-cut off or bago i-submit. Kasi pag cut off guys, ang ibig sabihin nun, 1 to 15. So pag nag 15 na yan, 15 days, kukuhain na yan ng TL or admin para kwentahin na yung oras ninyong pinasok. Sa isang araw guys, meron tayong 8 hours na pinapasok at sa loob ng isang cut-off ay meron tayong 13 days na pinapasok bilang isang empleyado. Then, 13 times 8 equals 104. Ibig sabihin, 104 hours kang nagtatrabaho. Then, yung 104 hours, itatimes natin sa 76.25. Ayan, kwentahin nyo yan guys. 104 times 76.25 equals 7930. Ayan, so dapat ganyan yung lalabas sa inyong mga payslip. 7930 ang dapat sahurin sa loob ng isang cut-off sa loob ng 13 days. Ang ibig sabihin doon sa 76.25 is per hour. Ayan, malinaw sana sa inyo. Sana naiintindihan nyo yung aking sinasabi, no? Then, paano naman nyo malalaman na baka mamaya, bakit ganito lang yung aking sinahod? Kaya kailangan nga natin ang payslip. Number 2, kailangan mong kunin ng payslip para malaman mo doon kung binawasan ka ba sa mga benefits mo like SSS, pag-ibig, PhilHealth, ayan. Then, dun, nandun lahat guys yung total ng iyong sinahod, yung mga benefits na kinakaltas, mga deduction, yan, nandiyan ang mga total deduction natin, like SSS, pag-ibig, PhilHealth, nandun lahat yon. So, number 3, magpa-verify ka ng iyong mga benefits. Kung nahuhulugan ba yan? SSS, pag-ibig, PhilHealth, hindi na po mahirap mag-verify ng ganyan kasi meron na tayong mga apps. Pwede tayong mag-download ng SSS, www.sss.ph.gov.ph, ayan, para makita natin kung tayo ba ay hinuhulugan. Kasi nga na-experience ko po yan, 9 months na bago ko nalaman na hindi po hinuhulugan yung aking mga benefits like SSS, pag-ibig, PhilHealth. So, saan na pupunta yun? Kaya, gusto ko maging aware din kayo. Ayoko na bandang huli, dun nyo palang malaman na wala pala kayong hulog. Nakalista siya sa payslip, naguhulog, pero pagdating naman sa SSS, nung nagpa-verify ako, walang hulog kahit piso. Kinakaltasan ako sa contribution, pero walang hulog kahit na isa. Kaya, kailangan nyo guys na magpa-verify. Dahil kung hindi kayo magpa-verify, tuloy-tuloy lang inyong pasok. Pag dumating yung araw na maglo-loan kayo,
tapos wala palang hulog, mahirap na habulin. Napakalaking abala. Kasi nangyari sa akin yan, laking abala. Nakakasawa na magpabalik-balik sa SSS. So yun, mahirap maabala. Kung ayaw maabala, i-check nyo yung mga nabanggit ko. Kaya maging aware tayo bilang isang empleyado. Ayan, sana may nagtunan kayo sa video ito. At kung may nagtunan kayo ay maaari ba humingi isang subscribe para lagi kang updated. At kung may mga katanungan pa kayo, ayan, comment lang kayo sa baba para masagot natin yan. Thank you for watching guys. God bless.